Hello, kids! Kami po ay natutuwa sapagkat tayo na naman ay mag-aaral sa ating Kids Empowerment! Kumusta ang inyong pag-aaral? Nagpapatuloy ba kayo sa pakikinig at pag-aaral? At patuloy ba na marami pa rin kayong natututunan? Meron akong katanungan sa inyo. Meron na bang nagsabi sa inyo na ikaw ay special? Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng special? Ang ibig sabihin ng special, ikaw ay mahalaga, ikaw ay nais na pasayahin, ikaw ay iniingatan, ikaw ay minamahal, at ipinagkakaloob ang lahat ng pangangailangan mo at higit sa lahat ang mga bagay na magpapasaya sa iyo. At alam mo ba kung sino din yon? Ikaw, ako at tayong lahat ay special sa ating Panginoon. Sapagkat sa Kanya, tayo ay mahalaga dahil tayo ay Kanyang mga anak Niya. Kaya naman, palagi na si Jesus ay pinapasaya tayo, pinagkakaloob ang lahat ng pangangailangan natin, at higit sa lahat, minamahal at iniingatan Niya tayo. Kaya naman kahit meron pa rin pandemya, tayo ay inaalagaan Niya at nilalayo sa anumang kapahamakan sapagkat mahal Niya at special ang bawat isa sa atin, sa ating Panginoon. Ano man tayo at kung sino man tayo, tandaan niyo palagi na kayo ay special at kayo ay mahalaga sa ating Panginoon. Nais ko kayong anyayahan na tayo ay manalangin. Paano na nga ba tayo manalangin? Kamay ko'y pagdikitin, ulo ko'y iyoyoko, at mata ko'y ipipikit at tayong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pag-ibig na iyong ipinaparanas sa bawat isa sa amin. Dahil sa pag-ibig na ito, kami po ay nakakaramdam na kaming lahat ay special sapagkat kami ay inyo pong iniingatan, ginagabayan, at pinagkakaloob ang lahat ng aming mga pangangailangan, lalo na po ang mga bagay na nagpapasaya sa amin. Nawa, Lord, ito po ay maramdaman at maranasan ng lahat ng tao, lalo na po ang mga bata, Panginoon. Sana palagi nilang nakikita ang kanilang kahalagahan sa inyo, sa kanilang mga magulang at sa lahat ng tao na nakapaligid sa kanila. Pagpalain niyo po sila palagi, Panginoon, at patuloy na ilayo sa anumang kapahamakan, sa anumang bagay na hindi maganda, at palagi nawa nilang maramdaman na sila ay mahalaga sa amin at sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pagpalain mo rin po ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga kaibigan, ang kanilang pag-aaral, at patuloy na ilayo niyo po sila sa anumang bagay na hindi maganda upang sila ay mamuhay ayon sa inyong kagustuhan. Pagpalain niyo rin po ang aming pag-aaral, bagamat nasa kanya-kanya pa rin tahanan at nakikinig sa Kids Empowerment, nawa, Lord, ito po ay maging mabunga at patuloy na matuto ang lahat ng mga bata na nakakarinig at nakakapanood ng Kids Empowerment. Pagpalain mo rin po ang lahat ng mga tao na ginagamit mong instrumento upang maibahagi ang inyo pong mga salita. Maraming salamat po. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, kids. Bye-bye! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On day number one, God made light. He made the day and He made the night. On day number two, God made the sky. It's big and blue and way up high. Whoa, whoa. On day number three, God made the sea. He made the land, every plant and tree. On day number four, God made the stars. He put the sun in the sky, super duper far. Whoa, whoa. God made you and God made me. He made everyone and everything we see. He made the earth and He made the heavens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
On day number 5, God made birds and fish, dolphins and whales and things that go squish. On day number 6, God made animals and bugs, foxes and cubs, all for us to hug. Whoa. God also made man. He said it was good and part of his plan. On day number 7, God stopped to rest. He saw what he made. It was his best. Whoa. Gandang araw mga bata! Ito na naman ang ating Kids Empowerment! Handa na ba kayong matuto at makinig ulit ng kwento? Kung kayo ay handa na, umupo ng maayos, makinig, at manood sa ating kwento sa umagang ito. Ang ating kwento ay magpapaalala sa inyo kung gaano kayo kahalaga sa paningin ng Diyos. Ang ating kwento ay tungkol sa paglikha ng Diyos. Tara mga bata, manood tayo, makinig, at matuto tungkol sa salita ng Diyos. Sa pasimula, tayo ay nakatira sa isang mundong kay ganda. Pagmasdan mo ang mga kamangha-manghang bagay sa iyong paligid. Ating balikan ang pasimula at tingnan kung ano ang sinasabi ng Biblia sa atin kung paano ang lahat ay nagsimula. Sa simula, ginawa ng Diyos ang langit at lupa. Sinabi niya, "Liwanag!" Tinawag niya ang liwanag na araw. At ang kadiliman naman ay tinawag niyang gabi. Unang araw, tapos na! Pagkatapos ay ginawa ng Diyos ang kalawakan upang paghiwalayin ang tubig sa itaas at tubig sa ibaba. Tinawag niya ang kalawakan na langit. Ikalawang araw, tapos na! Pinagsama-sama ng Diyos ang mga tubig at lumitaw ang tuyong lupa. Tinawag niya itong lupa at ang mga tubig ay dagat. Pagkatapos ay ginawa niya ang mga halaman tulad ng damo, butil at mga puno. Ikatlong araw, tapos na! Pagkatapos ay ginawa ng Diyos ang mga liwanag sa kalawakan. Ginawa niya ang araw para sa umaga, ang buwan para sa gabi, at ang lahat ng mga bituin. Ika-apat na araw, tapos na! Ginawa ng Diyos ang mga isda na lumalangoy sa mga tubig at ang mga ibon na lumilipad sa kalangitan. Magkaroon kayo ng mga anak. Sinabi niya sa mga ito, punuin niyo ang mundo. Ikalimang araw, tapos na. Sumunod, ginawa ng Diyos ang mga hayop. Nilikha niya ang mga hayop sa bukirin. Mga mapapangis na hayop at mga hayop na gumagapang sa lupa. May isang bagay pang dapat gawin.
ang pinaka-espesyal sa lahat. Sabi ng Diyos. Kaya nilikha ng Diyos ang lalaki at babae ayon sa kanyang wangis. Magpakarami kayo! Wika niya. Pamahalaan ninyo ang buong mundo. Alagaan ninyo ang mga isda, mga ibon at mga hayop. Ika-anim na araw? Tapos na! Tiningnan ng Diyos ang lahat ng ginawa niya. Napakaganda ng lahat ng ito. Sabi niya. Kaya sa ikapitong araw, siya ay nagpahinga at ito'y naging napaka-espesyal na araw. Ikapitong araw? Tapos na! Okay mga bata, napanood nyo ang ating kwento, di ba? Napakagandang kwento! Nakita nyo ba kung paano ang paglikha ng Diyos sa buong mundo? May napansin tayo doon. May isang napakahalagang nilalang na ginawa niya sa pinakahuling araw ng paglikha. Ano kaya yon? Tama, ang paglikha niya kay Eva at kay Adan. Ito ay nagsasalita na ang pinakamahalagang nilikha ng Diyos ay ang mga tao na katulad mo at katulad ko. Ganyan tayo kahalaga sa paningin ng Diyos. Lahat tayo, bata at matanda, mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Minsan lang sa buhay natin, nakakagawa tayo ng mga nakakapagpanungkot kay God, di ba? Nagkakasala tayo at nararamdaman natin na malungkot tayo pag nagagawa natin yon. Pero salamat dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, pinapatawad niya tayo at binabago niya ang buhay natin. Ginagawa niya tayong karapat-dapat sa kanyang paningin. Ikaw at ako ay mahalaga sa kanya. Ano man ang gusto mong mangyari sa buhay mo, lagi ka lang magdadasal, magpipray ka sa kanya. Dahil ikaw ay special, ang Diyos ang mag-aayos sa iyo sa buhay mo simula ngayong maliit ka hanggang sa iyong pagtanda. Huwag mong kakalimutan magdasal. Ihingin mo lagi ang patnubay ng Diyos. Magkaroon ng tiwala sa sarili. Kasi lahat ng bagay ay kaya natin gawin dahil si Kristo ang nagiging kalakasan natin at ang nagbibigay ng lakas sa atin. Tandaan niyo mga bata, ikaw ay espesyal na gawa ng Diyos. Kailangan lang na pahalagahan mo ang sarili mo. Mahalin ang sarili mo at gawin ang pinaka nararapat, pinakamaganda para mabigyan mo ng lugod at matuwa sa iyo ang Panginoon. Ang lesson natin na natutunan sa umagang ito, ikaw at ako ay espesyal sa Diyos. Nilalang niya tayo sa kanyang wangis. Oo, minsan nagkakamali tayo, pero dahil sa pagmamahal niya, ang buhay natin ay binabago niya araw-araw. Tatandaan niyo mga bata, alam ng Diyos ang nasa puso mo, ang nasa isip mo. Nilikha ka niya na mahal niya simula nung natuwa ka pa lang sa tiyan ng mama mo, hanggang sa paglabas mo, hanggang sa pagtanda nating lahat. Tayong lahat ay mahal ng Diyos at napakahalaga natin sa kanya. Kaya pasalamatan natin ang ating Panginoon dahil sa dakila niyang pagmamahal at pagpapahalaga sa bawat isa sa atin. Nawa, sa umaga ito ay marami tayong matutunan. Manatiling tayong naglilingkod sa Diyos at sama-sama tayong magpuri sa Kanya sa bawat araw ng ating buhay. Ito ang ating mensahe sa umagang ito, mga bata. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam! Hello, mga bata! Dadako naman tayo ngayon sa ating memory verse. Okay? Alam ko, ready na kayo sa ating memory verse ngayon. Kaya, ready na natin ang ating sarili para sa ating memory verse. Ang ating memory
verse ngayon ay makikita sa Psalms 139 verse 4a. Ulitin nga natin. Very good! Ganito ang sinasabi ng Psalms 139 verse 4a. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Susundan niyo si ate sa hand gesture ng ating memory verse ngayon. Pag sinabing I praise, ganito lang tayo. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Isa pa. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Oh, sige. I-try nga natin ng isa pa. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Makikita sa Psalms 139 verse 4a. Oh, sabay-sabay na tayo mga bata. Ready? I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Psalms 139 verse 4a. Alam ko, mga bata, madali ang ating memory verse ngayon. Dahil naririnig na natin sa ating mga ate, sa ating mga nanay. Kaya, madali natin maisa sa ulo. Ito na lang para sa ating memory verse ngayon. Ready? I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Psalms 139 verse 4a. Tapos na ang ating memory verse ngayon, mga bata. Kaya see you sa susunod na Sabado sa ating Kids Empowerment. Ingat kayo. God bless. Bye-bye! Hello, kids! Ngayon, dumako naman tayo sa ating art activity. Ito ang mga gamit na ating kakailanganin. Poster paint or watercolor. Pencil. Marker at crayon na color green. Ayan, kids. At saka yung bond paper. Ayan, sisimulan na natin gawin ang ating art activity. Lagyan ng paint yung ating palad. Ayan, pwedeng red, pwedeng yellow, pwedeng pink, pwedeng orange or violet. Ako, color red ang aking ginamit. Ayan. Tapos yun sa kabila naman, lalagyan din ng paint. Left and right. At idikit sa papel or sa bond paper. Ayan, kids! Meron na tayong paint! Gamit ang ating mga palad. Ngayon, sketch natin yung leaves and stem. Gamit ang pencil. Pagkatapos, kulayan ng color green. Ayan, pagandahan. Pagandahin ninyo, kids! Diba? Ang ganda-ganda, kids! Ngayon, kunin ang marker at isulat ang I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Psalms 139 verse 14. O yan, kids! Ngayon, tapos na ang ating art activity. Okay! Bye-bye, kids! Naway, nasa mabuti kayong kalagayan. Okay,
Kids, tandaan ninyo na kayo ay napaka-espesyal na nilalang. Kayo ay mukha kamukha ng Diyos at pinakamataas sa lahat ng kanyang nilikha. At kayo'y sobrang mahal ng Diyos. Kaya huwag mawala ng tiwala sa sarili. Ito nga pala si Itay na nagsasabing magtiwala sa sarili sapagkat ikaw ay espesyal na nilalang at anak ng Diyos. Okay, hanggang sa muli kids! Bye-bye! Mga bata, taas natin ngayon ang ating mga hain sa ating Panginoon at tayo ay buong pusong manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin pong itinataas ang aming mga handog, nawa o Diyos ay inyo po itong kalugdan at pagpalain upang ang lahat ng ito ay makatulong para po sa Children Ministry. Salamat po, ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. God made the elephants and He made the octopus and cockatoos. God made you and me just the way we ought to be. Every creature, big and small, is beautiful. He loves us all. God made the lorikeets and the bunny rabbits. It's true, oh God made the basset hound and He made gorillas too. God made you and me just the way we ought to be. Every creature, big and small, is beautiful. He loves us all. Sabihin nga natin, I am wonderfully created by God. Tama, tayo ay napakagandang nilalang ng ating Panginoon. Kaya buong puso tayong magpasalamat. Halikayo, samahan niyo ako sa ating pananalangin. Let us bow our head, close our eyes, and let us pray. Mahal na Panginoon, kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito dahil sa napakadakilang ginawa ninyo dito sa mundo. Mula sa kawalan ay nalikha ninyo ang buong mundo, nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng maraming nilalang sa lupa, sa dagat, maging ang unang tao ay inyong nilalang. Salamat po Panginoon na kami ay bahagi sa pagkakalalang mo na ito at kami ay buong pusong nagpapasalamat. Kaya O Diyos, hayaan mo po na kami ay magpakumbaba at manalangin ng may pagpapatawad po ninyo sa mga pagkukulang namin. Patawarin mo po kami Panginoon, madalas hindi po kami marunong sumunod sa aming mga magulang na nagiging dahilan upang sumama po ang kanilang loob. Kaya O Diyos, kami po ay inyong patawarin. At nawa po,
Simula sa araw na ito, maging mapagpasalamat po kami at palagi po kaming maging tapat at matutong sumunod sa lahat o Diyos ng iniuutos ng aming mga magulang, ng aming mga nakakatanda sa amin. Sapagkat kung paano po kami sumusunod, ay ganun din po kung paano kami sumunod sa inyo. Salamat po, salamat din sa aming mga guro na patuloy ninyong ginagamit upang patuloy na mabahaginan kami ng mabuting balita, maging odios pagpalain nyo sila at magkaroon ng sapat na kalakasan upang mayroong mga teachers na palagi pong magtuturo sa amin. Thank you, O God! At buong puso po kaming nagpapasalamat sa lahat ng ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen.